career life. So ano yung kanya ni Alden na why you would imagine him to be you and him? Kuya, tadi. Well, kasi, nakilala ko na rin po talaga si Alden. Yung mga hindi ko nakikita sa kanya ng mga tao, yung relationship po kasi namin, deeper din. So merong mga things about him na hindi nakikita na lahat, hindi alam na lahat. And ako lang, nakakalam. So parang ngayon, parang sigara, parang gusto ko din na kung ano man yung kulang sa pagkatao. Gusto ko ngayon. Gusto kong gawin. Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaldab. Sa mga nagsasabi ng ganito, sa mga nagsasabi ng ganyan, sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan, mga kaaldab. Ito po yung patunay na talagang hindi natin, ito sinasabi ko po ito para po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Alam niyo po ba, mga kaaldab, na pabago-bago ngayon ang statement ni Madam Mirna Baluyot. Ngayon, sinasabi niya na naman po, mga kaaldab, na kumbaga yung relasyon nila Mengay at ni Congressman Spotted parang malabnaw. Di po ba? Parang ganun po yung tipo ko eh, na hindi daw po lagi nakikita magkahawak ang kamay. Parang nandidiri daw po si Mengay na hawakan ang kamay ni Mr. Spotted. Hindi po daw katulad ni Alden Richards na kapag magkasama off-cam yung mga panahon ng kumbaga Aldab, talagang laging kapit, di po ba? Yung tipong hindi mawawala yung hawak ni Alden. Eh nan po, galing na po mismo sa bibig ni Madam Mirna Baluyot. Kaya nga po ako napapaisip paminsan-minsan, mga kaaldab, na pag may mga lumalabas nga po sa social media na katulad nga po ng ganyan, yung pamamanhikan, agad-agad nagsasalita po siya ng hindi maganda. Agad-agad nagsasabi siya na tanggapin na lang nyo yung katotohanan na ikakasal na nga po si Maine Mendoza kay Congressman Spotted. Na alam na nga po raw yan ni Alden Richards, yung tipong gano'n, mga kaaldab. Nakakalungkot lang po kapag katulad nga po ni isang Mirna Baluyot na maraming followers, maraming sumusunod, maraming sumusubaybay at sinasabi nga po ng iba, nakakalungkot yung mga followers po niya na nagko-comment na nakikita ako naman po, sinasabi doon na nakakalungkot naman, kumbaga sayang sila Mengay at si Alden talaga yung bagay. Pero wala na, kumbaga tanggapin na rin siguro natin yung ganyan, yung tipong nawawala ng pag-asa. Yung tipong wala na, tanggap na nila. Huwag po kayo mawawalan kasi hindi pa naman po kinakasal eh. Doon na po kayo mag-react kapag dumating yung point na kinasal na po yung dalawa. Di po ba? Kasi eto galing na po mismo sa bibig o sa post o sabihin na natin galing po mismo sa update ni Mirna Baluyot yung mga bagay-bagay na galing naman po sa kanya. Di po ba na si Alden yung kasuitan nga po daw nila eh talagang kitang-kita. Bakit pagdating daw po kay Congressman Spotted eh parang malamya. Di po ba? Kasi kung mahal mo yung isang tao, parang mga ibang artista rin to eh sila pasok tayo sa GMA Kapuso. Unahin natin si Raven Cruz at saka si Julian San Jose. Kita nyo naman po yung kasuitan niyan. Yung mga ibang artista po sa loob ng GMA Kapuso. Yung mga love team gaya po ni Bianca Umali at syempre ni Anton, mga kaaldab. Ni Real Talk, mga kaaldab. Kaya nga po, sige na, Ruru Madrid, mga kaaldab. Ako, sabi ko nga po sa inyo, yung mga kasuitan nila nakikita. Di po ba? Na kakaiba, katulad nga po ng Katnel. Pero pagdating daw po kasi kay Congressman Spotted, hindi lang isa, marami po nakakapansin, marami po nakakita. Kaya huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi po nila. Gaya ngayon, nagbigay na naman ng bagong statement si Madam Mirna Baluyot, syempre mapapaisip nga po yung mga followers niya. Eh kasasabi niya lang na ganito, kasasabi niya lang ng ganun. Eh parang
Kumbaga, binibigyan niya na naman kami ng palaisipan, di po ba? Akala ko ba tanggap na yung kasalan? Akala ko ba ikakasal na si Congressman Espated at si Mengay? Pero bakit parang iba ata yung nangyari? Iba ata yung sinasabi niya ngayon? Taliwas po sa nilabas niya kahapon. Kaya ang sabi ko nga po sa inyo, si itong si Madam Mirna Baluyot, siyempre, kumbaga may edad na po siya, matanda na, di po ba, kumbaga respetuhin na lang po natin, di po ba, yung mga sinasabi niya. Basta sa akin, mga Kaldab, yung paninindigan niyo po, okay lang naman po na maging, kumbaga, maging ano kayo, nasa dulo ng dila ako, hindi ko masabi, mga Kaldab, yung bukas kayo sa lahat ng mga posibilidad na mangyayari. Pero wag po kayong padadala. Ibig kong sabihin, pag sinabi ni Madam Mirna Baluyot, mag-move na kayo, mag-move naman kayo agad-agad. Hindi nyo po, o kaya hayaan nyo lang, sabi ko nga respetuhin natin yung sinabi niya. Pero bukas sa makalawa, iba naman po yan. Kasi kung magpapadala po kayo agad-agad sa inyong mga emosyon, sa inyong galit, sa nangyayari, normal lang po yan. Sabi ko nga po sa inyo, sino ba naman po tayo para hindi masaktan? Di po ba? Lalo na nga po yung mga sinasabi nila na hindi talaga maganda at masasabi natin kakaiba. Di po, real talk to mga Kalda, para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga dumadaan at bumibisita sa atin. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lahat ipahayag, gusto ko lahat sabihin na may mga ganitong kaganapan, may mga ganitong, kumbaga, alam nyo na mga Kalda, kaya chill lang po tayo, huwag po kayong padadala, lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan at sila Mengay at Isoy. Ako, masayang-masaya po ako ngayon dahil alam naman po natin kung sino nga po ba talaga yung totoong magkasama. Kung sino nga po ba talaga yung masasabing sweet at hindi po sweet, di po ba? Galing na po kay Madam Mirna Baluyot yan. Depende na lang po sa mga taong magre-react. Baka sabihin nyo, Mr. Destiny, huli ka na naman. Kumbaga, nung isang araw pa yan, okay lang, wala namang pong problema, mga Kaldab. Gusto ko lang po maging updated po kayo. Gaano mang katagal at gaano naman po katagal yung mga ina-update natin o sabihin na natin na i-update, okay lang yan. Importante lang naman po kung ano yung sinasabi natin. 101%, totoo naman po, di po ba? Sabi ko nga, saan ka makakita ng ikakasal na pero hindi nakikita ng sweet? Kakaiba po, di po ba? Pero okay lang, sabi ko nga, dun tayo sa totoo eh, dun tayo sa natural, di po ba? Antayin na lang po natin, sabi kasi nila, July 28, di po ba? Kapag sumablay na naman yan, ito yung mga may mga second, ano sila, second option, kapag hindi nag-try sa unang, o sa plan A, papasok sila sa plan B. Pag hindi pa rin umactive yung plan B, punta sila ng plan C, plan D. Di po ba? Hindi sila po nauubusan ng mga plano. Lalong-lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan ay ang real life couple. Kaya kampante lang po kayo at maging matatag. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.